Eid Mubarak sa mga kapatid nating Muslim at narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, May 3, 2022. Makikita nga ho natin sa ating latest satellite images na patuloy pa rin nakakapekto particular na itong low pressure area sa may silangang bahagi ng Mindanao. Huli natin itong namataan sa layong 245 km east-southeast ng General Santos City. Sa ngayon po, no, maliit pa rin yung tsansa na ito ay maging bagyo sa mga susunod na araw. At ang nakikita ho natin senaryo, pwede pa ho itong malusaw. Pero patuloy pa natin babantayan itong low pressure area na ito. Nakapalob ito sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. At dahil nga dito sa low pressure area, inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan particular na nga sa Caraga, sa Davao Region, gayon din sa Soccsaryen Region. Patuloy tayo nagpapaalala sa mga kababayan natin dahil nga po sa mga pag-ulan, posible itong magdulot ng mga flash floods or landslides. Lalo na doon sa mga matataas na lugar po, pwede magkaroon ng landslides. Sa mabababang lugar naman po, posible magkaroon tayo ng mga pagbaha. Dito naman sa may bahagi ng Batanes at Babuyan, umiral pa rin ang frontal system kaya posible pa rin po magkaroon ng mga pag-ulan sa bahaging ito ng ating bansa. Sa Kamaynilaan at lalabing bahagi ng ating kapuluan, patuloy pa rin natin inaasahan ang mainit na panahon, liban na lamang sa ilang mga isolated rain showers and thunderstorms. Tinahon natin ang magiging lagay ng panahon bukas, araw naman ng Miyerkules. Bukas, inaasahan pa rin natin itong malaking bahagi ng Luzon ay patuloy na makararanas ng maliwalas sa panahon, liban na lamang sa mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ang agwat ng temperatura sa lawag nasa 24 to 33 degrees Celsius, habang sa Baguio nasa 16 to 25 degrees Celsius. Sa Tuguegarao naman, 25 to 35 degrees Celsius, habang sa Metro Manila, ang agwat ng temperatura natin ay 24 to 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, nasa 22 to 31 degrees Celsius. Habang sa Legazpi City, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa Palawan naman, nasa 25 to 32 degrees Celsius dyan po sa Puerto Princesa. Habang sa Calayan Islands ay mula 26 to 32 degrees Celsius. Dumako naman po tayo dito sa may bahagi ng Visayas. Maaliwalas sa panahon pa rin na mararanasan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Dyan po sa may bahagi ng Samar, Leyte, dyan po sa Biliran, sa Bohol, sa Siquijor, sa Cebu, sa Panay Island, sa Negros Island at sa Guimaras ay patuloy po makararanas ng maliwalas sa panahon pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa Tacloban, ang agwat ng temperatura natin ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. Samantalang sa Iloilo naman, nasa 25 to 33 degrees Celsius. Inaasahan pa rin natin na malaki ang tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi po ng Caraga, gayon din dito sa may bahagi ng Davao at Soccsaryen dulot nga ng low pressure area. Habang sa iba pang bahagi ng Mindanao ay makaranas pa rin po ng maliwala sa panahon pero posible pa rin ang mga isolated rain showers and thunderstorms. Cagayan de Oro City, ang agwat ng temperatura po ay 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao 23 to 31 degrees Celsius. Sa Zamboanga naman nasa 24 to 33 degrees Celsius. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning, so ligtas pa rin mga pumalaot yung mga sasakyang pandagat. Pero po tayo po ay nagbababala sa panahon po ng mga pagkilat pagkulog o mga thunderstorm, pwedeng lumakas po yung alon, kaya iba yung pag-iingat pa rin ang kinakailangan, lalong-lalo na po yung malilit na sasakyang pandagat. Samantala, pinapakita ho natin dito yung heat index na itala kahapon, noong May 2, 2022. Makikita ho natin, pinakamataas pa nito sa may bahagi ng Dagupan City sa Pangasinan, umabot po yung heat index sa 48 degrees Celsius. Pinakamataas pa rin na itala sa Dagupan noong April 22, umabot pong heat index sa 54 degrees Celsius. So makikita ho din ninyo rito na mainit pa rin po ang inaasahan nating panahon o ang mga nararanasan nating panahon. Kaya po iba yung pag-iingat din po, no? Iwasan po natin lumabas, lalo na bandang tanghali. At sapagkat pwede po tayong magkaroon ng heat stroke, lalo na po dun sa mga may sakit o mayroong karamdaman. So iba yung pag-iingat pa rin po, uminom ng tubig, magsuot po ng mga puting damit para makaiwas po sa posibilidad ng heat stroke. Narito naman ang ating inaasahang panahon sa mga susunod na araw. Dito po sa Metro Manila, patuloy pong maliwal sa panahon na mararanasan. Subalit asahan din ang mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura natin, 24 to 34 degrees Celsius. Sa Baguio naman, nasa 17 to 25 degrees Celsius, maaliwala sa panahon din ang mararanasan. Habang sa Legazpi City, nasa 25 to 33 degrees Celsius, at hanggang Sabado po ay maaliwala sa panahon din ang mararanasan. Mga isolated rain showers and thunderstorms din ang mararanasan sa bahagi ng Metro Cebu. Agwat ang temperatura sa Cebu ay 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Davao naman,
Asahan ho natin unti-unti pong mas maganda na yung panahong mararanasan. Posible po kasi natin nakikita na lumalusaw itong low pressure area malapit sa General Santos City. Posible po na mas maalis-walas na panahon ang mararanasan sa pagtatapos ng linggong ito. Agwat ang temperatura sa Davao nasa 23 to 33 degrees Celsius. Ang araw po natin lulubog mamayang 6:13 ng gabi at bukas, sisikat ito ganap na alas 5:32 o 5:32 ng umaga. Patuloy pa rin namin kayo inanyayahan, sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platform sa Twitter, Facebook at YouTube, at para po sa mas komprehensibo at mas marami pang kaalaman tungkol sa ulat panahon at sa klima, maaari po tayong bumisita sa bagong.pagasa.dost.gov.ph. Muli po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina, nag-uulat. Maraming salamat po at ingat po kayong lahat.